So guys, welcome back. Today, magde-decorate tayo ng pampasko. Siyempre, malapit na Pasko sa mga pamilyang Pilipino. Alam nyo naman, mahilig tayo mag-design kasama ang pamilya natin. So ngayon, isa tayo sa mga magde-decorate. Samahan nyo kami. Papakita namin yung mga konting decoration ng bahay plus Christmas tree. Siyempre, yan ang pinaka-family bonding namin na para naging tradition na sana samahan nyo kami. Okay? Come on, let's go! Ayan, so guys, dito natin balak ilagay yung Christmas tree sa sala. Kasi andyan nagsasalo-salo yung mga pamilya natin, di ba? Andyan na yung pinakamagandang place para mapag-usapan mga bagay-bagay. So especially ngayong Christmas, magandang well-lighted yan ng Christmas tree natin. Okay? So alright, lagay natin yan dyan. Ayan, so guys, ito na rin yung mga gagamitin natin para sa Christmas tree natin. Siyempre, may Christmas light. Meron tayong mga Christmas abubot, Christmas balls, Christmas abubot, Christmas shoe. Ano ba to? Shoe? Ito na. So, tinanggalan natin yung mga Christmas abubot natin sa plastic. Isa-isay natin yung salpak niyan sa Christmas tree mamaya. Kasi dapat i-spread natin yan sa Christmas tree natin para pag tinignan mo, di ba, inilawan mo, sure na maganda yung labas. Yan. Alright. Let's see. So, yan. So, si Mrs. yung lagi nag-spread out ng mga leaves ng Christmas tree namin. Kasi siya yung talagang mabusisi sa mga ganyang bagay. And kaya mahal na mahal ko yan. Lagi mabusisi yan. Ano kung wala tong mga gantong bagay? Kasi ko, ano na lang gagawin ko? I love you. Yeah, yan mo naman, diba? Napaka-busisi, oh. Isa-isa niya, from top to bottom yan. Okay? Hindi naman madali, diba? So, kasi kailangan pag sinetap mo ang Christmas tree, nilagay mo yung Christmas lights dyan, kailangan nakaspread na ang leaves. Kasi kung hindi mo kaagad i-spread yung leaves niyan, nilagay mo kaagad yung mga ornaments, yung mga abubot mo, yung Christmas lights mo, hindi na maganda yung kalalabasan. I mean, okay naman. Pero, hindi siya well spread, kumbaga. Hindi mo mailalagay ng mas maayos yung Christmas thingies mo. Yan. So, eto. So, iisa-isahin mo. Pag lagay ka ng Christmas lights, the best way to do it is from top to bottom. Bakit top to bottom? Kasi, ang Christmas lights, di ba? Marami yan. Pero pag simulan mo sa baba at medyo hindi mo na ipantay yung pagkakalagay mo, hindi na maganda yung labas. So, kung sisimulan mo sa taas, syempre, mas konti yung mailawan mo sa taas, mas madali mong ispread pababa yung lights. Okay? So, yun siya. So, kaya yung ginawa namin, paikot ng paikot, and hindi siya madaling gawin. Mukha lang madali. Pero, ayan, tinan mo, kailangan iisa-isahin mo yan. Iikutin mo yan sa mga leaves ng Christmas tree. And then, kailangan nakakabit ng maayos. Kundi, ayun nga, pwede mahulog. Kasi sasabitan mo pa yan ng mga Christmas abubot at Christmas balls at kung anumang Christmas mo dyan, di ba? So, yan. So, kailangan maayos yung pagkakabit. And it's always better to set it up with family. Ayan, diba? Bonding rin yan. Maganda yan, guys. Ayan, and then we're almost done with the lights. We're more than halfway dun sa Christmas tree namin. Mamaya, itetest natin yan. And then, nakaka-amaze yung, alam mo yun, yung oras na binubuno nyo sa pagsiset-up ng ganong Christmas tree. Napakagandang bagay kasi ito yung time ng taon, 'di ba, na darating mga pamilya, bibisita kayo sa iba't ibang mga bahay kasi syempre it's a tradition nga. So sa amin, we want
our house to be prepared pag andyan yung pamilya, di ba? Maraming bata, we love lights, they love lights, and especially bagong ano to, bagong taon, darating na naman, and it's the Leah's, our baby's first Christmas. So gusto rin namin na mapakita sa kanya itong mga ganito klase. We want to build tradition with her, especially with Anya, dahil malaki na rin. Gusto namin na ayan, gabayan niya rin yung sister niya sa mga gantong bagay. And I know that she will be a good model for her baby sister. So yeah, so ito, isa itong sa mga gusto namin na tradisyon na pagpapatuloy nila. And syempre, yung through the years, i-cherish yung moments na we spend together every Christmas, not just every Christmas, any moment na kasama yung family. So gusto namin mag-build yung mga ganun klaseng moments for everyone. So ayan, guys, medyo sentimental ako doon ah. Pero hindi, yeah, make sense naman, 'di ba? That's the spirit of Christmas, guys. Pero yan, we were done with the lights, with the Christmas lights. So ngayon, isa-isa na natin yung mga abubot natin. Ito yung medyo tricky na part. Kala mo madali, suk-suk-suk-suk lang? Hindi. Ito yung part na kailangan medyo mabusisi ka rin, na dapat pantay yung pagkakalagay mo. Tandaan mo, hindi marami yan. Yung mga abubot na yan, mukha lang marami. Pero once isuksok mo yan, magmumukhang konti yan. So, ang technique dyan, kailangan ilagay mo yung kumbagasan facing yung mga tao. Pag yung mga picture-picture na, ayan. Dapat nandyan naka-face lahat yung mga abubot mo, yung Christmas balls mo. Di ba? Para pag ayan, tira mo yung angulo ng picture ko. Ayan lang. Yan yung pinakamagandang part. Pag tinignan mo yung gilid, hindi na ganun kapantay. Pero, yun yung importante. Di ba? Kung saan, kumbaga, yung may blocking ka. Ayan. So, ayan. Pag natapos yan, makikita mo kung bakit ganun ka-importante ang blocking, sabi ni Derek. Ayan. So, ayan. Papantay-pantay natin yung pagkakalagay ng mga abubot natin dyan. Yun lang yung technique dun, guys. Ayan, so ayan, mukha namang pantay, no? So yun yung mga una nating abubot. Meron pa tayong mga Christmas balls. We're almost done with it. So ilalagay na lang natin yung mga finishing touches up to the bottom bottom of the Christmas tree. Okay? Ayan, so ayan, si Ate Anya, kanina pa yan eh. Mainit yan sa mga Christmas balls eh. Tinitignan niya na yan kanina pa eh. Sabi niya, gusto ko talaga mag-help daddy para sa mga Christmas balls. Gusto ko yung mga ilagay na yan sa mga Christmas tree natin. So yan, no, diba? Siya yung nangunguna dyan. Hayaan natin, diba? Yan yung kagustuhan niya eh. So hayaan natin siya maglagay, tumulong, diba? Ayan. And then, pag si Leah medyo lumaki-laki na rin, sasama yan sa kaguluhan. Yan. And again, maganda yan. Kasi nga, it's family bonding, guys. Diba? And nakaka-amaze talaga yung pinaka final product, finished product nyo. So, nailagay nyo lahat. Magkakagulo kayo, kalat-kalat yan. Pero sobrang nakaka-satisfy once matapos yan. Diba? Kasi yung Christmas tree mo na yan, hanggang mga second week or third week pa yan ng January na nandyan. And maganda kasi nga, pag alimawa, gabi na, yan na lang yung pinaka-ilaw nyo. And nakaka-relax din siya. So nakakadagdag siya sa yung kumbaga relaxation mo after yung nakakapagod na araw. Diba? So yan, very satisfying. Sobrang worth it ang pagod. And I guess we're done. Are we done? Yes, papantay na lang natin yun, guys. And ito na nga, guys, the much awaited finished product with lights on. With lights on muna tayo, para makita natin yung kaibahan with lights and with no lights.
Okay? Ang ganda. Thank you, Lord. Okay? Napakaganda, guys. Satisfying talaga. And now, with no lights, di ba? Lalo nyong ma-appreciate yung ganda ng Christmas lights sa dilim. With Christmas tree, with balls and everything. Isipin nyo yan, hihiga kayo sa sala, manonood kayo with family, and then meron kayong Christmas light. Diba? Thank you. So yun, guys. Thank you for sharing time with us today as pag-decorate ng kung ano man for Christmas, yung Christmas tree na very important sa family namin. Again, for tradition. So, if you guys like this video, comment, like, share, subscribe, and we hope to see you on our next video. Okay? Bye, guys!